고추먹고 맴맴 달래먹고 Sobrang saya ko ngayon. Magkita ulit tayo bukas. Bukas? Ano yun? Eh, pagkatapos ngayong gabi, magiging bukas na. Ang buong pamilya ko ay nabubuhay lang ng isang araw. Ang aking tatay, nanay, lolo at lola, ang lahat ay nabuhay lang ng isang araw. Yung totoo, ano ang bukas? Ito. Nabubuhay lang ako sa taginit. Kuliglig, ang saya ko talaga ngayon. Magkita ulit tayo sa susunod na taon. Oh? Sa susunod na taon? Ano yun? Ikaw talaga. Pagkatapos ng taong ito ay ang susunod na taon. Pagkatapos ng taong ito ay ang susunod na taon? Ha? Huh? Hindi ko pa yun nakita kailanman. Ikinagagal akong makilala ka. Magkita ulit tayo sa walang hanggang mundo. Walang hanggang mundo? Ano yun? Hindi pa nakita ng isang mayfly ang bukas. Hindi pa naranasan ng isang kuliglig ang susunod na taon. Hindi natin alam ang walang hanggang mundo. Ang walang hanggang mundo na hindi pa natin nakikita ni nararanasan. Kung hindi nakikita ang isang bagay, ibig ba nitong sabihin na hindi ito umiiral? Nakikita nyo ba ang hangin? Nakikita nyo na ba ngayon ang hangin? Sa pamamagitan ng mga umaalog na sanga, malalaman natin ang pag-iral ng hangin. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo na ba ngayon? Makikita natin kahit ang maliliit at mga di nakikitang mikrobyo gamit ang mikroskopyo. Hindi ibig sabihin na dahil di nakikita ang isang bagay ay hindi ito umiiral. Gaya ng hindi nakikita ng mayfly ang bukas at ng kuliglig ang susunod na taon, hindi lang natin nakikita ang walang hanggang mundo, pero umiiral ito. Hindi nyo ba nais malaman ang tungkol sa mundong iyon? Minsan, naghahanap tayo ng mga impormasyon sa mga aklat para malaman ang mga bagay na hindi pa natin nararanasan. Pareho ito sa walang hanggang mundo. Kahit na hindi nyo pa ito nararanasan ni nakikita kailanman, malalaman at makikita nyo ang mundong ito gamit ang Biblia. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Kahit na hindi ito nakikita, tiyak na umiiral ang walang hanggang mundo. Kumusta kaya ang buhay natin sa mundong iyon?